shower. Shower. Cindy. Cindy. Hi guys, welcome back to my channel, and this is Nell TV, your daily farmer and your daily groomer. And today I magpapaligo ako nitong aking mga golden retriever. Bakit ba nagustuhan ko mag-alaga ng golden retriever? And mamaya ipapakita ko sa inyo. So, papaliguan ko sa inyo yung ibang mga katanungan about the golden retriever. Ayan, panoorin nyo guys. Welcome back to my channel. This is Nell TV, your lady farmer and your lady groomer. And dahil nga medyo matagal akong hindi nakaka-vlog, dahil busy, maraming ginagawa, at hindi rin ako nakakapunta sa farm, kaya dito na lang muna kami mag-vlog sa bahay. Dahil nga umuulan, mahaba yung weeks na naulan, kaya hindi kami makapag-vlog din sa labas. So, ngayon ay, ang topic natin ay, bakit ba ako nag-alaga ng golden retriever? Ayan. Kasi, marami akong gustong dogs na breed, pero isa sa mga large breed ay, na gusto ko ay ang golden retriever. Ayan. Kanina, nagpaligo tayo ng dogs. Piniliguan ko yung dalawang GR namin. At mga tips, yung mga pagpapaligo, yung mga yung ibang mga ginagawa ko sa golden retriever ko. Ayan, may mga ibang katanungan patungkol sa golden retriever. Ano ba yung bad about a golden retriever? Some health problems of golden retrievers can be prone to cancer, hip and elbow dysplasia, cataracts, epilepsy, hypothyroidism, heart disease, and skin conditions like allergies. Ayan, ang golden retriever, yun yung mga bad about the golden retriever's health. Ayan, kasi ang golden retriever, nagkakaroon sila ng minsan skin allergy. Yung GR ko naman, nagkaroon siya ng skin problem nung medyo, siguro mga 4 months pa lang yung mother ng isa kong GR. Nagkaroon siya ng allergy dahil sa pag-change ko ng dog food. Kaya, kung mag-change kayo ng dog food, make sure na babantayan nyo yung reaction niya sa katawan. Kasi, nagkaroon siya sa siko ng makati, tapos nagkaroon ng itim, tapos naglagas yung balahibo niya. Kaya, pinalitan ko uli siya, kaya mas maganda na every time na mag-change kayo ng dog food niya, ay imo-monitor niyo kung ano yung magiging reaction niya sa katawan ng GR niyo. Ayan. Next na katanungan ay, what makes golden retrievers so special? Ayan. Yung golden retriever is one of the most popular dog breeds in the United States. The breed friendly, tolerant attitude makes them great family pets. Ayan. And their intelligence makes them highly capable working dogs. They are also natural athletes and do well in dog sports, such as agility, ayan, and competitive obedience. Ayan, ang napapansin ko nga sa GR ko, madali siyang turuan. Yun nga lang, sobrang likot niya. Kasi nga, parang gusto nila lagi na, yung tumatakbo. Tapos, lalo na pag may nakita silang ball, gusto nilang kuhanin agad dyan. Tapos, napaka-hype. Napaka-hyper niya. Napaka-hyper ng dog na yun.
pero napakalambing niya. Tapos, kumbaga, pag nakahinto, titingin siya sa'yo, parang napaka-attentive niya. Tapos, parang gusto niya agad na kung may utos ka sa kanya, susundin niya. Parang ganun. Kung meron kang, nagtitrain ka ng dog, kung meron kang ititrain sa kanya, parang gusto niya agad mag-response. Ganun yung GR. Next is, what are the three types of golden retriever? Golden retriever ay, yung three colors nila pala ay golden, light golden, and dark golden. Ayan. Sa attitude naman, ano ba yung attitude ng golden retriever? Temperament in general, golden retriever are outgoing, playful, and genetic and gentle. They are also friends, intelligent, and devoted. Ayan, napakatalino niyang aso. Just like my dog Cindy, marunong siya mag-count, marunong din siyang mag-identify ng colors. Pero hindi naman ganoon siya mahirap turuan, pero kailangan lang talaga matyaga ka magturo. Pero kasi once na nire-repeat mo uli, na nire-repeat yung tinuturo mo sa kanya, madali niya makuha yun. Tapos madali niya matandaan. Kahit matagal na uli kayong mag-review, natatandaan niya pa rin yun. Basta lang ikaw, ano ka pa rin. Kumbaga, lagi mo siyang tinatanong. Kumbaga, ilan to? Kumbaga, anong colors to? Ayan. Dapat lagi kang merong cards na ipapresent sa kanya every time na magkikita kayo para lagi niya nare-remind sa isip niya yung tinuro mo sa kanya. Are golden retrievers lazy? Tamad ba yung golden retriever natin? Golden retrievers are not lazy, but they are often quieter, more obedient, and gentler than dogs of other breeds. However, your golden retrievers could also be lazy because they are not getting enough food, or it's too hot, or because they're bored, or depressed, or sick, or injured. Ayan, yan yung mga minsan nakadalasan natin, akala natin tamad yung golden retriever natin, pero minsan bored lang sila. Kasi ang golden retriever, ayaw niya nang naiiwan siya ng longer than 8 hours. Ayan, hindi nila kaya na naiiwan sila ng ganun katagal. Unlike the Shih Tzu na pwede mo silang iwanan na maghapon or ihabilin. Pero kasi ang golden retriever, characteristic niya kasi, hindi siya ganun, madali siya ma-board. Kasi mapapansin niyo na bored yung golden retriever niyo once that she's biting. Yung lagi siyang may kukunin, halimbawa, yung mga kahoy, ngangat-ngatin niya yan, tapos, or kaya sisirain, or kaya sa set, pag nakita niya na wala siyang kasama, ganun ang gagawin ng golden retriever niyo. So, be careful na once na iniwan niyo siya, huwag niyo haya siya na lalabis pa si 8 hours yung alone niya, pagiging isa niya, nag-iisa siya. What dog has the highest IQ? Number one is golden retriever. Next, Doberman, Pinscher, Collie, Poodle, Rhodesian Ridgeback, American Pitbull Terrier, Labrador Retriever, and Papillon. Yun yung mga matataas yung IQ niya. So, number one is the GR. Ayan. What golden retrievers love most? Ano ba yung pinaka gusto niya? Golden retriever love to run around, play outside. Ayan. Ang golden retriever natin kasi, sila yung mga playful talaga. Playful and gusto nila energetic talaga. Gusto nila yung nagtatatakbo sila, naglalakad sila. Gusto nila lang yung may ginagawa sila. Ganyan ang karakteristik ng golden retriever. They love water and tend to jump in whenever they get the chance. Golden retriever also love to talk on things with their mouths, whether sticks or toys. In fact, golden retriever can pretty much do it all. Ayan, kahit na minsan nakikita natin yung golden retriever natin na
punong-puno yung bibig niya ng bola. Kaya niyang kasi i-carry siguro mga 8 bola. Kapag malaki na yung golden retriever niyo, mga 8 bola na mga ganyang bola. Kaya niya i-carry kasi malaki yung jaw niya, malaki yung panga niya. Pag binuka niya yon, ito kasi yung ganto niya kasi yung balat niya dito maluwag. So once na ibuka niya yan, kasha yung maraming balls sa loob. Pero kaya niya na mag-carry ng ibang bagay sa loob. Pero ganun pa man, cute siyang tingnan kahit na marami siyang supa sa bibig. Ayan, eh nakakatuwa siya kasi yung mukha ng golden retriever natin napakaamo. So nakakatuwa talaga siya kapag tinitingnan mo siya, napakaamo niya. Tapos madali siyang makaka-catch ng attention, lalo na pag naglalakad ka sa street, may makita sa kanya, hindi pwedeng hindi mapapalingon dahil maganda yung mukha ng GR. Ayan. Ayan, ang tanong dito, can golden retriever left alone? Sabi nga dito, golden retriever can be left alone but he definitely cannot be abandoned for 8 hours. Yan, hindi natin ka... pwede siyang iwanan ng longer than 8 hours. At what age do golden retriever calm down? Ayan, kasi na... kasi na talagang napakalikot ang golden retriever kapag ka, lalo na nasa loob ng bahay. Tapos, dahil puppy pa lang siya, misip natin, gano'n ba katagal to bago kumalma? Gano'n ba katagal to bago maging adult yung ugali niya? So, ang golden retriever starts to calm down when they are 2 to 3 years old. And when they are turning from puppies into adults, ayan. So, mga mamis dyan na may GR, so kayo mainip, calm down din yan kapag naging matured na siya. 2 to 3 years na yung doggy nyo. Ayan. They often become much calmer at the age of 4, but their energy levels can still be high compared to the other dogs' breeds. Ayan. Are golden retrievers hard to train? Yan yung mga questions. Not only golden retrievers are intelligent and easy to train, but by putting in time and effort and giving your golden retrievers the attentions and exercise that they deserve, the training will pay off. Ayan. Siyempre, kapag ka matyaga ka magturo sa golden retriever mo, siyempre, inuulit-ulit mo, masipag ka. Siyempre, once na yung pack leaders ay masipag, siyempre, mas madali si GR na makakatanda ng mga itinitrain mo or tinuturo mo sa kanya. Kaya, nandun din siya sa amo. So, kung amo mo tamad, amo ng GR ay tamad, magturo, katulad ko. Hindi naman kasi din ko, nabibigyan ng attention yung GR ko lagi-lagi. Kasi nga, busy ako, may trabaho ako. Pero, I make sure na bibigyan ko siya ng time after kong maging busy. Kapag ka naliligo sila, binibigyan ko sa time, nandun na rin na tinuturoan ko sila, kinakausap ko sila. Pero, not the everyday na ko sila natatrain. Ayan. Pero, kung kayo, masipag kayo sa pag-train ng golden retriever nyo, syempre, madali siyang turuan. Ayan. So, yung tinuro nyo, lagi nyo lang siyang i-remind lagi sa kanya para hindi siya mawala sa mind niya. Yun lang, para sa mga gusto mag-alaga ng GR, katulad ko, usually, nag-start ako sa small breed talaga, pero pinangarap ko talaga na magkaroon ng large breed. Pero isa sa mga large breed na gusto ko ay ang golden retriever. Kasi may nakitaan akong isang restaurant na pag sumalubong sa iyo yung GR, akala mo dadambahin ka pero hindi. Pero i-welcome ka niya. Kaya natanim sa isip ko na ang bait, ang ganda ng itsura, tapos ang bait pala ng ganun pala ka-gentle ang golden retriever. Kaya ayun, nung nagkaroon ako ng chance na maka-avail ako ng golden retriever at kinaya na ng bulsa ko na magkaroon ako ng isa,
ayun, hindi ko na siya pinakawalan. Binili ko siya, tapos hanggang sa, ayun nga, napadami ko na ang GR namin. Pero dahil nga nirelease ko din siya, nagtira lang ako sa isang boy. Sa mga susunod siguro na buwan, magkakaroon na ulit kami ng puppy na GR. Kaya, ayun lang guys, para sa mga interested mag-alaga ng GR, sana makatulong sa inyo itong review ko about Golden Retriever, para nalaman nyo na rin yung ibang ugali ng Golden Retriever. At maybe sometimes magkaroon din kayo ng isang GR sa bahay nyo at maranasan nyo rin kung paano ang paglalambing ng GR sa inyong tahanan. Ayan. At hanggang dito na lang muna yung vlog ko at abangan nyo yung mga susunod na vlog namin. Siguro sa farm or sa grooming ulit. At kasi mahirap ang panahon ngayon, hindi nakakalabas. Tapos MECQ pa. So walang chance kundi dito na lang muna sa bahay yung vlog. Kaya para sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel ko, Nell TV, Your Lady Farmer and Your Lady Groomer, and paki-like and subscribe niyo na rin at paki-ring niyo na rin yung bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong vlog. Ayan, paki-subscribe niyo rin si Guhitin niya dito at si Rian Ivan, ako niya, paki-visit niyo na rin yung kanyang channel. Ayan guys, hanggang dito na lang. Bye-bye. See you.